Para sa akin, yung nagbigay ng flower kay Maymay, maari nga malapit sa puso niya. At kung boyfriend man niya, eh bakit kailangan pa mag-emoji ng malungkot at puso? Ang ibig sabihin, malungkot siya dahil magkalayo sila ni Edward. Tandaan niyo, si Isi Bonifacio, taga-Canada siya. Baka inutosan ni Edward Barber, bigyan si Maymay ng bulaklak. O di kaya, bago siyang umalis, binigyan niya si Maymay ng bulaklak. Pagmasdan niyo yung bulaklak lantana at yung kay Edward headband, kapag na-miss niya si Maymay, isusuot lang niya to. Kaya pala na sinuot. Kayo guys, huwag kayo maniwala sa sabi-sabi ng iba. Salamat and God bless you. Stay safe tayong lahat. O diba guys, kung alam niyo kung gaano kasaya si Edward. Nakikita niyo pa rin yung hidba na sinusuot. Pati nga si Maymay, nakikita mo rin. Kahit ang hitsura ni Maymay pagmasdan mo, medyo malungkot din siya. Si Dodong, kahit ganyan niya, pinipilit pa rin yung masaya. Diba guys? Suot pa rin niya yung headband. Ang ngiti ni Edward, napakasayang bata. At ng very short, nakasama ko si Donny sa isang changing room last year para sa ASAP. At meron siyang request sa akin noon. Sabi niya, Edward, can you listen to this song? I'm still working on it. Tapos yung kanta na yan, it's called Wings, at maririnig nyo na sa ASAP stage ang bagong single ni Donny Pangilinan, as well as isang high-powered concert treat from Asia's Phoenix Morissette and the biggest comeback, Ultimate Heartthrob, Papa P, Piolo Pascual, back on the ASAP stage to celebrate his birthday sa The Greatest Showdown. At para naman sa I Want ASAP, Andy and Kobe, ano naman?